panahon na yun, andito kami. Ito, ganito yung setup namin. Nasa condo, andito si Davi. Struggling na ako sa isip ko. Kasi nga, naguguluhan. Ako pa yung choosy. Ako pa yung naguguluhan na sa mga hindi pa nakakalam ito. May boyfriend and may girlfriend ako. Sorry. Okay. Wala na ako nakikitang paano future, paano. Wala, basta ang gulo. So, dumating yung point. Ewan ko din kung bakit nangyari yun. Alam ko may reason. Cliche, pero yes, may reason talaga. Kasi yun yung naging reason kung bakit kami naghiwalay ng daddy ni Davi. And ni Sarah, na may na-meet ako. For how many years na flying ako, first time lang itong nangyari. May co-workmate kami ni Sarah. Wala si Sarah nung time na yun. Kalipad ko. Na-take advantage siya sa kainan. Karupukan ko nun. Wala naman pala siyang plano, kundi ang plano lang niya ay tikman ako. Iisip ko, hindi din talaga mag-work din siguro yung sa amin ni Sarah. Kasi ang hirap din naman na kahit gaano ko kaswerte sa'yo noong mga panahon na yon, parang ang hirap ipaglaban nung relasyon natin. Kasi, tagu pa. Higit sa lahat, hindi natin alam kung ano ang magiging reaction ng mga tao or paano tayo matatanggap ng mga tao kung mag-out tayo, di ba? So, ang hirap noon, kaya nilet go din kita. For me, anong magiging future natin? Sarili natin, hindi natin tanggap. Paano tayo tatanggapin ng ibang tao kung hindi natin tanggap yung sarili natin? Alam ko talaga sa sarili ko na babae ako kahit na nagustuhan ko si Sarah kasi hindi naman ibig sabihin na nagbahal ka ng babae din eh, hindi ka na babae. Paano ba yun? Babae pa rin naman ako. Alam ko nasaktan ko si Sarah. Seryoso to. Alam kong nasaktan kita. Pero alam ko din sa sarili ko na mahirap ipaglaban ang relasyon natin dahil unang-una sa lahat, hindi ko alam kung ano ang kakapitan ko. Kasi, hindi mo nga ako makwento sa mga kaibigan mo, di ba? Nung mga panahon na yan. Ako pa yung chika na chika din sa mga kaibigan ko. Kaya nung time din na yon, since magulo na talaga yung... Paano ba? Ako. Oo. Yung pag-iisip niya. Hiwalay kami for that. Tapos nagkabalikan kami. Tapos maghihiwalay ulit kami for that same reason. Sakit sa akin yun. Ewan ko lang din bakit. Ang naisip kong makausap that time is yung ex ko. Masakit na makikita mo yung taong mahal mo na may ibang gustong magmahal sa kanya, ibang gustong mag-alaga sa kanya. Time na yun. Siyempre, hindi ako nakakamove on sa kanya. Pero yung guy, first meet-up pa lang namin, may pa-flowers na, may pag-gift na, hindi naman yun yung expect ko, parang, ano lang sana, ganyan. Tapos parang kinabukasan, parang kasi 2 days layover ako dun sa LA. Meet the family agad. Look, masalo akong na, hindi naman, parang ang gulo, kasi hindi naman yun yung gusto ko, hindi naman. Nahuli ko yung message na pinagagawa ninyo dun, nasabi mo na hindi yan gawain ng Christian. Tapos, nung nakita ko niya yung text, kinonfront na kita, nanginginig na ako sa galit, sa selos. Sa lalo, nakakatakot. Ready kami nun. Sabi ko, anong ginawa ninyo? Ano? Kasi parang meron ako nakita doon na umakyat siya sa room mo, na pinapasok mo siya doon na solo room ka lang. Hanggang sa nanganganak yung mga sagot na hindi ko kayang tanggapin. Ang nalaman ko is yung tinatanong ko, mababaw lang pala na sitwasyon. Ang nakuha ko sagot, is may mas malala pa pala siyang nagawa nung tayo naghiwalay kami. Nung panahon na yon, hindi ko matanggap. Lahat ng nangyari sa buhay ko, yun yung talagang galit na galit talaga ako. Parang nung naghiwalay yung parents ko, hindi naman ako ganun kagalit. Ay, grabe na. Totoo yan. Kahit nagawa mo yan. Oo. Kaya nga, mas malala kung maiwan lang ako nun. Kaya nga. Parang sobra talaga. So, tingnan mo? Oo.
yung kay Danny nung nalaman ko na kabit pala ako. At madami na pala siyang naging asawa at mga anak. Hindi naman ganun kagalit eh. Ito yung pinaka nagalit ako. Galit siya? Galit talaga. Na parang gusto kong saktan yung sarili ko. Kung ano-anong ginawa ko dun sa lalaki, hindi ako papayag na hindi ako makagante or hindi siya magbayad. Parang gusto ko lang na masatisfy yung galit ko na para ma-okay ako. Pahit lang talaga. Hanggang sa nilet go ko siya, yung galit kong yun, then nagbalikan tayo. Ang nakakatuwa, no? Yung kinukwento natin ng Christmas natin dito together before. Mangyayari na ulit siya. Yung totoo talaga siguro na yung pinakamahal mo na tao, yung talagang makakasakit sa'yo. Ito yung lang kung nasaktan ng meron. Realize natin kung ano yung papel mo sa buhay ko. Pinaglaban mo ko sa pamilya mo. Pinaglaban kita sa takot ko na paano si Davi. Kibali parang pinaglaban kita kay Davi. Yun know.